Gaya ng ibang PBA players, ang basketball ang kanilang source of income at kapag wala ito, kanya-kanyang diskarte para mabuhay. Halos ganyan din ang kwento ng isa pang big man na hindi napakinabangan ng malaki sa PBA, ang 6'9 footer na si Mark Big Mac Andaya. Kinuwento niya kung paano dumaan sa butas ng karayom para lang magkaroon ng trabaho. Inamin din niya noon na may mga tao sa crowd ang sinasabihan daw siyang bobo sa court. Matangkad daw, pero walang silbi. Hindi niya alam kung paano lulunukin ang lahat ng sinasabi ng mga tao. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nung bata pa si Mark, matulungin siya sa pamilya kahit siya ang bunso, pero dahil matangkad, nakahiligan niyang pagbabasketball para makatulong na rin. Lagi siyang tinatawag sa barangay para gawing sentro ng isang team at dito niya kinareer ang trabahong ito. Naging daan dito sa pagbabasketball ang pagtutulak ng mga kakilala na sumali dito. Una siyang nakitaan ng potensyal sa Universidad ng Adamson pag high school, pero mas nakilala siya nung tumapak na sa kolehiyo. Dito sa San Juan Lateranites, halos hindi nga makaarte yung ibang big man sa low post. Si Mark ay hindi naman masyadong scorer, pero at least nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Magaling kasi siya sa depensa at hindi naiiwan sa rebounds. Sa awa ng Diyos, nagkampyo naman ang Letran kahit hindi siya yung key player, pero nakakatulong. 2006, si Mark ay nagpa-draft sa PBA round 1, 8th overall pick na pinili ng isang legit na team. Ang talk and text phone pals, nung una, pinapalaro naman siya kaso medyo mabagal nga lang si Mark. Dito sa PBA, nakabangga niya yung ibang mas malakas na big man, pero mas maliit pa sa kanya. Halos tatalunin lang din noon si Mark ng mga undersized or 6'4 lang ang height. Ang nangyari, ang TNT ay naghanap ng mas legit na sentro. 2007, agad na binigay si Mark sa Air 21 Express. Ilang buwan lang lumipas, agad binigay sa Red Bull Baraco. Isang taon nang lumipas, binigay naman sa Rain or Shine. Pero noong 2009 hanggang 2010, naglaro siya sa ABL under Philippine Patriots at si Mark ay bumaba din ng liga. 2011, sumali siya sa isang amateur league. Hanggang sa 2012, bumalik ulit ang kumpiyansa ni Mark sa PBA. Naglaro siya ulit sa Red Bull Baraco. At ganun pa rin, binabangko at hindi na talaga pinapalaro. Ilang buwan ang lumipas, binigay siya sa Air 21 at pagkatapos noon, wala nang kahit saang team ang kumukuha sa kanya. Dahilan para pasukin niya ang pag-aartista. Kailangan ni Mark ng malubha ang trabaho, pero hindi sa basketball ang naging linya niya. 2013, pumasok siya sa isang acting role. Alam niyo ba, Makuis, na kahit bangko lang si Mark, marami palang nakakilala sa kanya, mas lalo na nung artista na ito. 2013, nilalaro niya ang karakter na Simeon sa On the Job. Dahil matangkad, mahaba ang balbas, ginawa siyang kapre noong 2018. Tapos FEJs ang probinsyano naman sa parehong taon. The General's Daughter noong 2019 at Princess Diaries noong 2021. Sinubukan ni Mark na gawing full-time ang trabaho. Ang pinakakaiba sa kanya ay yung ginawa siyang kapre para siyang matatawa o matatakot. Akala ni Mark ito na ang profesyon niya habang buhay. Pero nahinto din ang opportunity ito hanggang sa may mga tumatawag sa kanya para pabalikin sa pagbabasketball. Nung una, ayaw niya kasi baka raw may mga offers yung ibang network. Nung sinubukan niya mag-ensayo, parang nagugustuhan niya ito ulit. May mga nakakarinig din sa crowd na sinasabihan siyang bobo daw ito sa court, pero hindi na niya pinapansin. Masakit man pakinggan, pero nilulunok na lang niyang lahat. Ang ginawa niya, pinatunayan niya sa lahat na hindi siya bobo. Mula nung naglaro siya sa Valenzuela Classic, Mandaluyong El Tigre at Pasig Pirates, mas nakikita pa ng mga tao na baka playing time lang ang problema kasi tumataas ang scoring percentage niya. Ang pinakamaganda ay yung naglaro siya sa PBA D-League. Nakakuha siya ng 19 points, 12 rebounds at 2 blocks pa. Oy, double-double yun ah. Teka, ano na nga ba ang buhay ni Mark Andaya ngayon? Siya ho ay pumasok na rin sa mundo ng business, kadalasan mga healthy products. Yung iba galing sa mga networking companies at endorser na rin siya ng iba't ibang produkto. Siya ay naghihintay rin ngayon ng mga bagong projects at offers mula sa ilang basketball teams. Inaamin niya na napamahal na talaga siya sa pag-aartista at handa siyang iwan ang lahat para dito. Pero naisip din niya minsan na first love never dies at yun ang pagbabasketball. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout.
Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Gigi Sibum, Ayumi's Kitchen, Adman de Guzman, Pop TV, James Daniel Dorado, Lester Malabarbas, Michael D, Evan Jokna, Jan Ruel Villegas, Vincent Wills, Dog TV, Tama Ka, Raymond Gamboa, Edwin Plechas, Marcelo Antonio, Noel Abrera, Christian Fernan at Kai, Will TV.